Mapagpalang araw mga kalakbay. Isang pagpupugay sa inyong suporta sa amin ni Brother Froy. Inaanyayahan din po namin kayong makinig sa aming kapatid na channel, ang Maharlika Horror Stories. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Minsan sa buhay ng tao ay hindi mo kailanman makikita kung sino ang mabuti o masama. Kung sino pa yung kasamahan mo na hindi mo paghihinalaan, siya pa yung may tinatagong hindi pangkaraniwan. Magandang araw sa inyo mga kalakbay, lalong-lalo na sa inyong tagapakinig. Ako nga pala si Victorio. Victor na lang ang itawag nyo sa akin. Nasa 71 taong gulang. May asawa at anak na ngayon. Nais kong ibahagi ang kwento ko noong ako ay nasa 18 taong gulang pa lang. Tubong Cebu ako. Pero may halong Tagalog dahil nakapangasawa ang aking ama ng taga Maynila. Ngunit sa kasamaang palad ay naghiwalay ang aking magulang, kung kaya't napilitan akong sumama sa aking ina sa Maynila. Pangingisda lang ang hanap buhay ng tatay ko, at ang nanay ko naman ay isang lisensyadong guro. Hindi ko na ikukwento ang paghihiwalay nilang dalawa, dahil kung ako ang tatanungin ay ayokong masira ang pamilya namin. Itong aking naging karanasan ay nangyari noong taong 1970 sa lugar ng Kamaynilaan. Halos kalapit lang yon ng Bulacan kung saan ay namasukan ako sa pabrika ng biskuit. Iba pa kasi ang panahon noon dahil madali ka lang makapasok ng trabaho, lalo na sa Maynila. Wala pa namang kasing gaanong mga makina noon, kaya dagsa ang nakakapasok sa mga pabrika. Ayoko kasi na umasa sa nanay ko, kahit kaya naman niya akong pag-aralin at buhayin. Naisip ko kasi na gusto ko nang bumukod ng sarili ko dahil nasa tamang edad na ako. Ayaw sanang pumayag ni nanay na magtrabaho ako, pero nagpumilit ako. Stay in ang trabaho ko sa pabrika. At klase-klaseng tao ang naroon. May bata, matanda. Meron pangang sa tansya ko ay nasa edad 60 pataas. At may mas bata pa sa amin na nasa 14 kung hindi ako nagkakamali. Doon ko nakilala si Albert. Naging magkaibigan kami habang ako ay nanatili sa pinagtatrabahuan ko. Masaya naman siyang kasama at marami akong nalalaman sa kanya patungkol sa kanilang probinsya. Grabe yung nangyari sa akin noon, pre. Umaakit pa kami sa nyug. Kuminsan, nagnanakaw pa kami ng mga prutas para lang mabuhay. Hanggang sa lumabas ako ng Maynila sa tulong ni Mang Fernando. Siya ba si Mang Fernando? Oo, pre. Nakilala ko siya nung pagluwas ko dito. Wala pa akong matutuluyan dito at nakaranas ako ng pamamalimus. Ayun, nakita niya ako. Tinulungan niya ako makapasok dito sa pabrika. Dito na rin ako tumagal ng 3 taon. Ang bata mo palang nagtrabaho, no? Buti naman kinaya mong buhay sa Maynila. Kailangan eh. Ako na lang kasi inaasahan ng pamilya ko. Wala na ang tatay. Nanay ko naman, naglalabada sa bayan. Ang mga kapatid ko naman, huminto na din sa pag-aaral. Buti nga, kinupkop ako ni Mang Fernando eh. Wala na ba siyang pamilya o kamag-anak? Balita ako, hiniwalayan siya ng asawa niya nang mahuli siyang magloko. Wala silang anak dahil mahal pa din niya ang asawa niya. Ay hanggang ngayon, hindi pa siya nag-aasawa ulit. Tumandang binata na siya. Ang tahimik niya. Parang ang nakikita ko sa mga mata niya ang pangungulila sa asawa niya. Nasisiguro ko, pinagsisihan niyang ginawa niyang panluloko sa asawa niya. Ganyan talaga yan. Kaya nga, masyadong walang kumakausap sa kanya. Dahil sobrang tahimik, ako lang nakakausap sa kanya. Dahil nga, kasakasama ko siya palagi.
Mabait naman niyang si Mang Fernando eh. Naiiya lang siguro mga kasamahan namin na kausapin siya dahil sa kanyang pagiging tahimik. Parang naging misteryoso sa akin ang pananahimik ni Mang Fernando at nagkaroon ako ng interes sa pagkatao niya. O baka nangungulila lang ako sa ama ko, kaya tila ba iba ang pakiramdam ko sa kanya. Tahimik lang siyang nagtatrabaho ni hindi niya magawang tumingin sa mga mata ng kahit na sino sa amin. Pagkatapos niya kasing magtrabaho, ay uuwi agad siya sa kanila sa tinutuluyan nila ni Alberto. Hindi kasi sila nag-stay in tulad naming mga trabahador. Wala naman kasi kaming matuluyan at mas lalong ayaw kong tumuloy kay nanay. Maliit pa lang ang sahod noon sa Maynila, pero kasya naman sa akin dahil libre naman ang pagkain namin, kaya buo pa din ang matatanggap kong sahod. Sina Alberto naman ay may allowance dahil nga sa labas sila nanunuluyan. Pinagpatuloy ko ang trabaho ko at tumagal ako ng 5 buwan nang may mabalitaan kami na may pumapatay ng mga babae. Natakot ako nang mabalitaan ko yun sa isa sa mga kasamahan namin na nakasaksi. Nakita ko, pre, kung ano niyo winakwak ang puso ng babae. Hiniwa pa yung tiyan gamit ang matatalas yung mga kuko. Natakot ako, kaya tumakbo ako. Pero ang sabi sa balita, ginahasa ang biktima, saka pinatay. O paanong nangyari yun? Anong klase ng hayop ang pumapatay ng tao? Yun nga, hindi ko naabutan ang panggagahasa niya. Pero ang pagpatay niya sa babae, kitang-kita ng 2 mata ko. Isa siyang halimaw. Mataalas ang mga kuko niya, mabalahibo. Mapupula ang mga mata at ang pangit ng itsura niya. Para siyang aswang. Nagpapaniwala kayo sa mga aswang? Hindi naman totoo ang mga aswang. Saka aswang dito sa Maynila. Nako, tinatakot niyo lang ang sarili niyo. Isa pa, pananakot lang yan ng mga matatanda sa mga batang matitigas ang ulo. Walang aswang. Maniwala ka, Tol. Totoo ang sinasabi ko. Totoo ang aswang at kitang-kita ng 2 mata ko at hindi ako pwedeng magkamali. Nagulat kami nang may biglang nabasag sa gilid namin at nakita namin si Mang Fernando na pinupulot ang mga nabasag sa sahig. Natakot akong baka masugatan ang matanda at agad akong lumapit sa kanya para tulungan siya. Mang Fernando, ako na po. Baka masugatan kayo dyan. Tumayo na kayo dyan. Ako nang bahala dito. Kukunin ko lang po ang walis. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko noong magkadikit ang balat namin ni Mang Fernando. Tila ba may apoy sa pagitan naming 2 na hindi ko maintindihan. Nakikita ko din ang panginginig ng mga kamay niya na para bang kinakabahan. Sinubukan ko siyang tingnan, pero hindi niya magawang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Hinayaan ko na lang ang aking isipan, saka ko ipinagpatuloy ang paglilinis sa mga nabasag niya. Kinahaponan ding yon ay dumating ang aming amo, saka siya pinagalitan at pinagbayad ng halaga sa mga nabasag. Ako yung nalungkot sa mukha ni Mang Fernando, kaya nagpresinta na ako, na ako na lang ang magbayad sa mga nabasag niya. Doon ang kauna-unahang nakita ko siyang tumingin ng diretso sa mga mata ko. Nagkaroon ng kilabot ang buo kong katawan nang titigan niya ako na parabang nalulusaw ako sa tingin niya. Kaya't minabuti ko na lang na ibaba ang paningin ko. Sa mga oras na yon, ay madaming pagtatanong ang nabuo sa isipan ko patungkol kay Mang Fernando. Una na doon ay bigla na lang niyang nabitawan ang kanyang daladala, kaya nabasag ito dahil lang sa narinig niya ang salitang aswang. Nagtataka ako sa ikinikilos niya at may bahid ng pag-aalala dahil sa pagkasala. Hindi naman sa pinagdududahan ko siya dahil wala naman akong sapat na ebidensya at mas lalong
hindi ko naman siya kilala at kung saan siya nanggaling. Kaya natitiyak ko na kahit pa sabihin kong baka siya ang aswang, ay hindi ito aamin. Pinagpalipas ko ang isipin ko kay Mang Fernando at mas sinipagan ko na lang ang aking trabaho upang makaipon dahil balak ko sanang bumalik sa pag-aaral. Ayaw ko na talagang humingi ng tulong mula sa aking ina, kaya mas minabuti kong magkandakuba sa trabaho para sa sarili kong pangangailangan at matapos ang gusto kong kurso. Muling bumuhay ang takot ko nang biglang nagtatakbo si Alberto sa amin na parabang hinahabol ng kung ano at agad niyang sinalaysay ang narinig ulit niyang balita patungkol sa aswang na nambibiktima ng babae. Tol, narinig ko yung balita sa kabilang baryo. May aswang nga na gumagala dito at lahat ng biktima niya, babae. Walang awa pre, lahat ng lamang loob, kinuha, grabe. Alam mo tol, nagpapaniwala ka sa mga chismis na yan. Di wala nga makakapagpatunay na aswang nga ang pumatay sa mga babaeng yun. Saka, saan ka nakakita ng manyakis na aswang? Diyos ko tol, wag trabaho ka na lang kaysa makinig ka sa usap-usapin. Pero tol, totoo nga yun. Aswang nga pumapatay dito sa atin. Nakita na ng kasamahan natin kung paano kinain ng aswang ang lamang loob ng babae. O sige, sabihin na nating aswang nga ang may gawa na pambibiktima. Ngunit, bakit ka matatakot kung babae naman ang biktima niya? Huwag mong sabihin bakla ka, tol. Nako, baka isang araw, mabalitaan namin ikaw ng punterya ng aswang na manyakis na yan. Hoy, huwag kang magbiro ng ganyan. Saka hindi ako bakla, ano? Tatakot lang ako sa pwedeng mangyari sa atin. Hindi natin kilala ang mga aswang at hindi natin alam kung ano ang takbo ng mga utak nila. Sabi-sabi pa naman sa amin sa probinsya, mapanin lang ang mga aswang. Maaring sa ngayon, babae ang kanyang biktima. Baka bukas o makalawa ay halos lahat na ng tao papatayin niya. Sabagay, tama ka. Pero sa ngayon, hindi pa naman talaga natin alam kung totoong aswang nga ang pumatay. Malay mo, tao lang ito. Pero ganoon ang pagkakapatay niya sa mga babae, para aswang ang paghinalaan. Pero malakas ang kutob ko na aswang ang pumapatay. Dating albularyong tatay ko noong nabubuhay pa ito. Kaya kahit pa paano, maalam ako sa mga aswang. Natigilan ako sa sinabi ni Alberto dahil muli kong tinignan si Mang Fernando. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit lagi ko siyang tinitingnan sa tuwing nagbabanggit ang mga kasamahan ko ng patungkol sa aswang. Kung titingnan niyo si Mang Fernando, ay hindi pa naman ito katandaan katulad ng mga uugod-ugod na at nagtutungkod dahil sa katandaan. Maliksi pa siya at malakas. Nakakapagtrabaho pa nga siya sa pabrika kasama namin. Pero labis talaga ang kabang nararamdaman ko sa tuwing tinitingnan ko siya. Napansin ni Alberto ang pasulyap-sulyap ko kay Mang Fernando, kaya agad niya akong siniko na ikinagulat ko. Hoy! Ayos ka lang ba? Kung makatingin ka kay Mang Fernando, dinaig mo pa ang nahumaling sa babae. Wala ka bang napapansin sa kanya? O nakikita? Anong napapansin? Naku! Ikaw siguro ang bakla, pare. Wala. Kalimutan mo na yun. Ayaw ko munang ipaalam kay Alberto tungkol sa mga napapansin ko kay Mang Fernando. Batid kong sisitahin niya lang din ako dahil tinuring na niya itong pamilya. Kaya mas minabuti kong isarili ko na lang ang aking pagdududa at tinuon kong muli ang aking sarili sa pagtatrabaho. Gabi na nang maisipan kong umalis na muna sa bahay na pinagtatrabahuan ko dahil nakatanggap ako ng tawag mula kay inay. Sinugod daw si tatay sa manggagamot, kaya agad akong umuwi sa bahay ni nanay doon sa Maynila. Habang ako ay naglalakad noon, ay nakarinig ako ng sigaw ng babae, pero hindi ko mabatid
kung anong klase ang sigaw niya dahil parang nasarapan ito o nasaktan. Dahan-dahan lang akong naglakad dahil malayo pa ang daanan ng jeep papunta sa bahay ni nanay. Habang palakad ako sa daan, ay unti-unting lumakas ang sigaw ng babae. Kaya natitiyak ko na nasa malapit lang sila kung saan ako naglalakad. Napaisip pa ako noon at napatawa dahil bakit hindi nila naisipan na sa bahay nila gawin ang kababoyan na ginawa nila, hindi yung sa damuhan pa sila gumawa ng milagro. Paalis na sana ako nang marinig ko ang babae na umungol na parabang nasasaktan ito. Humina nang humina ang boses ng babae hanggang sa nawala na sa aking pandinig. Muli na akong naglakad nang wala na akong narinig na ingay. Saka ako nagmadaling sumakay ng jeep at nagtungo kay nanay. Sinalubong agad ako ni nanay habang umiiyak. Batid kong kahit naman na wala na sila ay nag-aalala pa din ito sa kalagayan ni tatay. Sinabi niya ang nangyari kay tatay. Inatake daw ito sa puso habang pauwi sa bahay. Buti na lang may nakakita kaya dinala ito sa paggamutan. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman ko na okay si tatay. Kaya sinabi ko kay nanay na kung pwede ay umuwi na muna ako sa probinsya upang pantayan si tatay. Pumayag naman si nanay. Pagkatapos kong mabisita si tatay ay gusto niyang bumalik pa din ako sa poder niya o kahit wala ako sa poder niya basta malapit lang sa kanya. Nagpaalam ako noon sa amo ko kinabukasan para humingi ng 2 linggong bakasyon dahil sa sinapit ng aking tatay. Mabuti na lang at mabait ang amo namin kaya pinayagan ako basta bumalik lang daw ako sa kanya. Kailangan niya kasi ng tao at nakikitaan niya naman na masipag ako kaya nangangamba din siyang baka hindi na ako bumalik sa kanya. Paglabas ko ng pabrika ay nakasalubong ko si Alberto. Saan ka pupunta, pre? Uuwi na muna ako, Alberto. Dahil kailangan kong tingnan ng aking tatay. May sakit kasi ito eh. Natatakot ako na wala man lang mag-alaga sa kanya. Pero mga 2 linggo lang ako mawawala. Ganun ba, pre? Sige, mag-iingat ka sa biyahe ha. Nga pala, nabalitaan ko na naman na may pinatay kagabi na babae. Diyan lang, malapit sa sakayan ng jeep. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Alberto dahil doon ako sumakay ng jeep patungo kay nanay. Kinain lahat ng lamang loob niya. Pero bago yun, nakumpirma din ng mga otoridad na ginahasa ang biktima. Doon ako dumaan kagabi. Nakarinig ako ng ungol pero hindi ko na pinuntahan dahil sa pag-aakalang ginusto naman ng babae. Base kasi sa narinig kong pag-ungol, parang nasasarapan siya. Naku, pre, yun nga yata ang babaeng namatay. Andyan, kanina lang nakita ng mga pulis at kinuha na ng mga kamag-anak. Dumaan ako kanina dun. Ang dami kasi mga taong nagkumpulan kaya nagtanong ako kung anong nangyari. Ganun nga sabi nila, kinahasa at pinatay ang biktima. Ano bang nangyayari dito sa Maynila at sunod-sunod na ang patayan? Tila may demonyong nakatira dito. O siya, mauna na ako. Malayo pa ang biyahe sa probinsya namin. Umuwi ako sa probinsya namin, lulan ng barko. Nagbiyahe ako mula Maynila patungo sa Cebu. Hindi naman bago sa akin na magbiyahe dahil yun din ang sinakyan ko nung lumuwas ako ng Maynila. Doon ko nakilala si Mariela. Maganda siya. At hindi maikakaila na madami ang nandigaw sa kanya. Isa na ako doon dahil iba ang nararamdaman ko nung una ko siyang makita. Sa pananatili ko sa probinsya ay nagkagaanan kami ng loob. Ang hindi ko inakala na sa dami ng maniligaw niya ay ako ang napili niyang sagutin. Sa awa ng Diyos,
Nabisita ko naman si tatay at pagkatapos na makitang maayos naman ang lagay niya dahil inaalagaan naman siya ng kanyang kinakasama. At dahil 2 linggo lang ang bakasyon ko, ay nagpaalam ako sa mga magulang ni Mariela na dadalhin ko siya sa Maynila. Ayaw pa sanang pumayag ng mga ito, pero si Mariela na ang nakiusap at nagpumilit. Dinala ko si Mariela sa Maynila. Napagpasyahan ko kasi na mas maigi na magkasama kami sa bahay at dahil mabait ang amo namin, ay tinanggap niya si Mariela pero tutulong siya sa amin. Dahil puro kami lalaki, ay siya ang magluluto sa umagahan, tanghalian at hapunan. Naging masaya si Mariela dahil may ekstra na trabaho siya agad at maging ako ay masaya sa balitang yun ng amo ko. Buti na lang talaga nakatagpo kami ng mabait na amo. Naging masaya naman ang aming pagsasama at lagi akong inaasar ng mga katrabaho ko. Malayo kasi sila sa mga asawa nila at ako ang kauna-unahang nakapagdala ng babae sa pabrika. Nakita ko ngang muli si Mang Fernando at doon na naman nabuhay muli ang pagiging interesado ko sa buhay niya. Tahimik pa din siyang nagtatrabaho at hindi man lang sumasali sa kulitan namin. Minsan ay nakikita ko siyang tumitingin kay Mariela. Hindi ko naman magawang magselos dahil bukod sa matanda ay nasabi sa akin ni Alberto na hindi na siya muling nag-asawa pa. Pre, hanggang ngayon ba may babae pa rin namamatay? Naku, nasanay na kami pre. Halos araw-araw may natatagpo ang bangkay at ganun pa rin ang nangyayari. Ginagahasa, pagkatapos pinapatay. Wala pa din bang ginagawa ang otoridad para mahuli? Ewan ko sa pamamalakad nila dito. Parang hinahayaan na lang nila na maghasik ng kasamaan ang aswang na yun. Sana nga mahuli na kung sino man ang gumawa nun. Bakit pre? Natatakot ka ba? Naku, bantayan mo yung asawa mo at baka makursunodahan ng aswang at isunod dyan. Ay, mawawalan ka ng kaligayahan. Loko, huwag ka magbiro ng ganyan. Tama naman si Alberto. Yun ang ikinakatakot ko. Dahil sa ganda ba naman ni Mariela ay hindi malabo na bibiktimahin siya ng aswang. Pero nasa loob lang naman siya ng aming tinutuluyan at madalang lang lumalabas. At kung lumalabas naman siya sa pabrika ay sinasamahan ko lalo na paggabi. Kinabukasan ay dali-dali na namang humahangos si Alberto sa amin para ibalitang may natagpuan na namang babae malapit lang sa pabrikang pinagtatrabahuan namin. Pre! May bangkay na naman! Natagpuan dyan lang sa malapit! Hayop talaga ang gumawa niyan. Pero bakit niya kaya ginagahasa ang biktima? Kung talagang aswang lang siya, bakit kailangan niya pang pagsamantalahan ng mga babae? Hindi ko din alam, pre. Natitiyak ko. Nasakit niya talaga ang pagiging manyakis. Kaya siya nang gagahasa ng babaeng walang kalaban-laban. Nakakaawa nga mga kababaihan dito. Halos maubos na ang babae dito. Araw-araw ba naman na may mabiktima ang mga aswang? Sinulyapan ko si Mang Fernando at tahimik lang ito sa isang gilid. Parang may nagtulak sa akin na kilalanin siya ng maigi. Pero sa isip ko, bakit ko panghihinalaan ang matandang ito na nagtatrabaho lang naman ng maayos? Napako ang tingin ko sa kanyang damit. Mukhang hindi siya nakapagpalit ng damit at may nakita akong parang mantsa ng dugo sa pinakababa ng kanyang damit. Kung hindi mo tititigan ay hindi mo malalaman na isa itong dugo. Nagtaka man ako ay hindi ko magawang sabihin sa mga kasamahan ko. Baka ito lang ang magiging dahilan ng pagkagulo sa pabrika. Kaya mas minabuti ko na lang na sarilinin ang napapansin ko kay Mang Fernando. Lumipas ang mga araw. Nagkaroon kami ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan ni Mariela. Lumayas ito
daladala ang iilan sa kanyang mga gamit. Ayokong tapakan ang pagkalalaki ko, kaya hindi ko siya ginawang habulin sa pag-aakalang babalik siya dahil hindi naman niya alam ang pasikot-sikot sa Maynila. Pero nanginig ang aking katawan nang maisip ko ang aswang na nanggagahasa at pumapatay ng babae. Sa di malamang dahilan ay agad kong hinabol si Mariela, pero dahil halos isang oras na din ang tinagal ay hindi ko na ito naabutan. Sobrang kaba ang nararamdaman ko habang tinatahak ko ang daan sa kalagitnaan ng gabi. Pilit kong hinahanap si Mariela pero hindi ko siya nakita. Halos libutin ko na ang kamay nilaan pero walang Mariela na nagpapakita. Ang kabog ng dibdib ko at pangangamba ay wari na nalaytay sa buo kong katawan at kinakatakot kong baka mabiktima siya ng mga aswang. Hindi pa din ako tumigil sa kakahanap kay Mariela. Takbo lakad ang ginawa ko para lang makita siya, pero bigo ako. Malapit nang sumikat ang araw, ngunit hindi ko pa din nakikita ang anino niya. Parang nawalan na ako ng pag-asa nung gabing yun na makita kong muli si Mariela. Nangangamba ako sa pwedeng mangyari sa kanya, lalo na at wala ako sa kanyang tabi. Bumalik ako sa pabrika na may lungkot sa mga mukha. Hindi ko namalayan ang pag-agos ng luha ko at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Mahal ko si Mariela at siya ang gusto kong pakasalan at maging ina ng mga anak ko. Pero habang hindi ko siya nakikita, ay malabong mangyari ang gusto ko. Naghihintay pa rin ako na bumalik siya sa pabrika, pero lumipas na lang ang 3 araw ay hindi na ito muling nagpakita. Iniisip ko na lang na baka umuwi na siya sa probinsya at dahil wala pang cellphone noon ay hindi ko man lang matanong sa tatay ko kung andon na ba si Mariela. Biglang sumagi sa isip ko na baka nabiktima sa Mariela ng aswang, ngunit wala namang balita na lumabas na may pinatay. 3 araw na din simula nang umalis si Mariela ay wala na kaming nabalitaan na patayan araw-araw, bagay na ikinatuwa namin. Muli akong nagpaalam sa amo ko na mag-absent ng 1 linggo. Hindi kasi ako mapalagay, kaya gusto kong malaman kung ligtas na nakauwi si Mariela sa probinsya. Bumiyahe akong muli pauwi sa probinsya namin. Saka ako dumiretso sa bahay ni Mariela. Naabutan ko ang tatay niya. Magandang umaga po. Andiyan po ba si Mariela? Teka, di ba kayo magkasama ng anak ko nang lumuwas ka ng Maynila? Bakit mo siya hinahanap dito? Paumanhin po. Pero nagkaroon kami ng konting away eh. Umalis siya sa tinutuluyan namin. Hinanap ko siya pero hindi ko siya nakita. Kaya nababakasakali ako kung nakauwi na siya dito. Wala si Mariela dito! At nangako ka babantayan mo ang anak ko! Patawarin niyo po ako. Hanapin mo ang anak ko! At huwag na huwag kang babalik hanggat hindi mo dala ang anak ko! Pag may masamang nangyari sa kanya, hindi kita patatahimikin! Natakot ako hindi dahil sa sinabi ng tatay niya, kundi dahil hindi ko malaman kung nasaan si Mariela. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko noong pagbalik ko sa Maynila. Para bang lantang kahoy sa sobrang pangangayayat ko dahil hindi ko magawang kumain hanggat hindi ko nakikita ang babaeng mahal ko na maayos at buhay. Pagkadating ko sa pabrika ay agad akong sinalubong ni Alberto na may lungkot sa kanyang mukha, kaya labis ang aking pagtataka. Pre, sumama ka sa akin. Oh, bakit? Hindi ako sinagot ni Alberto. Sa halip ay nagsimula na itong maglakad patungo sa loob, kaya agad akong sumunod sa kanya. Habang tinatahak namin ang daan,
patungo sa loob ng pabrika ay parang naglalaro ang kalamnan ko sa sobrang kaba. Hanggang sa nakarating kami ay nakita ko ang mga kasamahan kong nakatayo sa harap nang hindi ko malaman kung anong tinakpan ng tela. Pre, nakita namin kanina si Mariela malapit lang sa tinutuloyan namin ni Mang Fernando. Wasak na ang katawan at medyo inuuod na. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko at hindi ko maihakbang ang aking mga paa sa sinasabi nilang katawan ni Mariela. Umabot siguro ng ilang minuto bago ako tuluyang makalapit. Saka ko hinawi ang tela at mas lalong bumagsak ang mga luha kong noon ko pa pinipigilan nang bumungad sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Mariela! Anong ginawa nila sa'yo? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya kahit na naaagnas na ang ibang parte ng kanyang katawan. Gusto kong magalit sa sarili ko. Kung hindi dahil sa pinairal ko ang aking pride, ay sana buhay pa si Mariela. Sana kasama ko pa siya ngayon. Sa hindi malamang dahilan, ay napatingin ako kay Mang Fernando na abala sa pagtatrabaho, na para bang wala man lang pakialam sa nangyayari o para bang hindi man lang alam na may namatay dito. Nanlisig ang mga mata kong tumitig kay Mang Fernando at para bang may bumulong sa akin na sugurin ko siya dahil malakas ang loob kong siya ang may gawa sa mga kadimonyohan na nangyayari sa lugar na to. Pero wala akong lakas ng loob dahil wala akong ebidensya. Tanging nagawa ko lang ay humagulgol ng iyak sa katawan ni Mariela. Binigyan ng amo ko ng libingan si Mariela dahil naging mabuti naman daw ito sa kanya at nagagawa niya ang kanyang trabaho sa ilang buwang pananatili niya sa pabrika. Pinaalam na din namin sa mga magulang niya ang nangyari. Ang amo ko na mismo ang nagpadala ng sulat dahil alam niya na sa mga oras na yon ay sinusumpa na ako ng pamilya ni Mariela. Labis ang aking pagdaramdam sa pagkawala niya at wala akong ibang sinisisi kundi ang sarili ko. Naging makasarili ako nung gabing umalis si Mariela na hindi ko man lang naisip kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho ko kahit nawala ang isang kalahati ng buhay ko. Naging daan na lang si Mariela para ipagpatuloy kong mabuhay kahit wala na siya. Batid kong ayaw niyang maging malungkot ako dahil noong panahon na magkasama kami ay lagi niyang sinasabi sa akin na habang nabubuhay kami ay piliin naming maging masaya. Walang araw din na hindi ko siya iniisip at pilit kong sinasabi sa sarili ko na sana panaginip na lang ang lahat at sana nasa tabi ko pa rin si Mariela. Pero kahit na anong gawin ko noon, hindi na maibabalik pa ang buhay niya. Mananatili na lang itong isang alaala. Nabuhay muli ang galit ko sa aswang nang muling binalitang araw-araw na naman may natatagpo ang bangkay sa iba't ibang parte ng Kamaynilaan. Mas lalong lumakas ang loob kong patayin ng aswang. Tulad ng dati, ay natatagpuan ang mga babae na ginagahasa pagkatapos ay pinapatay. Sumagi sa isip ko kung paano pinatay si Mariela, kung paano siya ginahasa ng aswang saka pinatay. Isa lang ang nasa isip ko noon. Gusto kong maghiganti at magbayad ang hinihinala nilang aswang na pumapatay. Malalim na ang gabi nang maisipan kong maglakad-lakad sa labas nang makarinig ako ng sigaw ng babae at mga ungol nito. Wala na akong pinalampas pa na pagkakataon dahil natitiyak kong
ginagahasa ito ng aswang. Hinanap ko ang tinig na yon at hindi gaanong kalayo sa aming tirahan. Nakita ko kung paano kinain ng aswang ang labang loob ng babae at maya-maya lang ay nagpalit ito bilang tao. Sinubukan kong wag gumawa ng ingay para makita ko ang aswang at makilala ito. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha pero nasisiguro kong matanda ito. Nagmadali itong umalis kaya hindi ko na nagawa pang habulin para sana malaman kung saan nakatira ang hayop na aswang na yon. Kinabukasan, gaya ng pagkakaalam ko, ay natagpuan ang bangkay ng babae doon mismo sa lugar kung saan ko nakita ang aswang. Mas lalong lumakas ang pagdududa ko kay Mang Fernando nang makita ko ang damit niyang suot, katulad na katulad ng damit na nakita ko nung magpalit ng anyo ang aswang. Ang galit ko ay nananalaytay sa aking katawan at nagpalakas ng aking hinala sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay nag-isip ako ng plano para matukoy ang aswang na nasisigurado ko naman na si Mang Fernando yun. Bumili ako ng damit pang babae at konting arte sa katawan. Naisip kong magpanggap bilang babae nang sa ganun ay sasalakay sa akin ang manyakis na aswang. Yun lang kasi ang naisip kong paraan para matapos na ang kahayupang ginagawa niya sa mga kababaihan. Wala na kasi akong tiwala sa otoridad. Parang ginagawa na lang nilang biro ang nangyayari sa mga babae. Hindi naman sa sinisiraan ko ang mga otoridad. Pero sa panahon namin noon ay totoong wala silang pakialam sa nangyayaring pamamaslang at panggagahasa sa mga babae. Tulad ng naging plano ko ay nagsuot ako ng pambabae at naglakad sa gitna ng dilim at hinihintay ang pagsalakay sa akin ng aswang. Mga ilang oras din ang itinagal ay may biglang humawak sa puwet ko na siyang kinagulat ko. Neng, ang bango mo naman. Hindi ako pwedeng magkamali sa aking narinig dahil nasisiguro ko na boses yon ni Mang Fernando. Sinubukan kong wag magsalita para matuloy ko ang plano ko at mahulog siya sa bitag ko. Nalilibugan ako sa inyo mga babae. Simula nang iwan ako ng asawa ko, ayaw ko nang mag-asawa dahil gusto kong pagsawaan na lang ang mga katawan ng mga babae sa kapapatayin at kakainin. Di ko akalain na manyakis pala ang matandang yun. Hinimas-himas niya ang buo kong katawan at napahinto siya nang mahawakan niya ang maselan kong katawan. Isa kang lalaki! Wala ka ng kawala, aswang ka! Ikaw ang salot sa lugar na ito! Kailangan mo nang mamatay! Nakita ko kung paano magpalit ng anyo si Mang Fernando. Pero nilakasan ko ang loob ko. Hindi ako nagpakita ng takot sa kanya. Sa mga oras na yun, ay naghalo-halo na ang emosyon ko. Galit, sakit at takot. Pero nangingibabaw sa akin ang kagustuhan kong makapaghiganti dahil sa pagkamatay ng babaeng mahal ko. Muntik na niya akong katayin, ngunit agad kong kinuha ang sibat ko, saka ko siya inatake. Natamaan siya sa kanang balikat niya, ngunit naging marahas siya at gusto niya talaga akong patayin. Ang tangi ko lang naging sandata, maliban sa sibat, ay ang pananalig sa Diyos na matapos na ang kademonyohang ginagawa niya. Naniniwala kasi ako na hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Muli ko siyang inatake at napangiti ako nang tamaan ko ang kaliwang braso niya, siguro nang dahil sa takot niya na baka tuluyan ko siya
ay tumakbo na siya agad. Hindi ko na siya sinubukan pang habulin dahil natitiyak ko naman na aalis na siya sa lugar na yun, lalo pa at alam ko na kung sino siya. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na nagpaalam na si Mang Fernando sa amo namin na hindi na siya papasok. Hindi ko na siya naabutan, marahil ayaw na niyang magpakita sa akin dahil sa takot. Nanatili naman na nagtatrabaho si Alberto sa pabrika nang pinaalis siya ni Mang Fernando, kaya napilitan siyang dito na din tumuloy sa pabrika kasama ko. Uy! Nagtataka ako sa inasta ni Mang Fernando kagabi. Basta pag uwi niya sa bahay, dalawang kamay niya nasugatan. Gusto ko nga siyang gamutin pero nagalit siya sa akin eh. Kaya hindi na ako nagpumilit pa. Nandun pa din ba sa bahay niyo? Ewan ko pre. Matapos kasi niya akong paalisin kanina, nagakot na siya ng mga gamit. Siguro aalis yun. Saan kaya pupunta yun? May sasabihin ako sa iyo pre ha. Pero atin-atin lang to. Oh, ano naman yun? Si Mang Fernando ang aswang. Masamang biro yan pare. Naku, totoong sinasabi ko pre. Ako mismo ang nakasaksi. Ako din ang nakabangga niya kagabi. Matagal na talaga ako nagdududa sa kanya. Nung una ko pala siyang nakita, para bang may tinatago siya. Kaya kagabi, nakaisip ako ng plano. Total, halos lahat naman babae ang biktima ng aswang. Kaya yun, nagpanggap akong babae. Tapos anong nangyari? Nakita ko siya. Balak nga niyang pagsamantalahan niya ako. Pero naunahan ko siya. Nagkaroon kami ng inkwentro at nasugatan ko siya sa magkabilang balikat. Kaya siguro umalis dito dahil alam ko na ang sekreto niya. Hindi ko talaga akalain na sa tandaan niyang yun, manyakis pala siya. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo, pre? Walang rason para magsinungaling ako, pre. Manyakis ang matandang yun at siya ang pumapatay at gumagahasa sa mga babaeng natatagpuan. Sa mga sinalaysay ko kay Alberto ay natitiyak kong naniniwala siya sa akin, lalo na ang biglaang pag-alis ni Mang Fernando sa trabaho namin na mas ipinagtataka niya. Muli kaming bumalik sa trabaho at kinalimutan ang nangyari. Wala na din kaming balita kung nasaan na si Mang Fernando. At wala na din kaming nabalitaan na mga babaeng nagagahasa at napapatay. Nananalig ako na sana yun na ang huling pangbibiktima niya sa mga babaeng walang kalaban-laban. Naawa din naman ako kay Mang Fernando, pero mali ang ginawa niya at hindi makatarungan ang ginawa niya at gagawin pa lang. Lumipas ang panahon ay umalis na din ako sa trabaho ko sa pabrika at pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Naisip ko kasi na gusto ko na ding guminhawa sa buhay. Abuga siya ang naisipan kong kurso, kaya gusto kong magpursige na matapos ito. Ako ang tanging may edad na sa aming klase dahil ang mga kaklase ko ay nasa edad 17 lamang, samantalang ako ay lagpas 20 anyos na dahil sa mga taong ginugol ko sa pagtatrabaho ko sa pabrika. Naging maayos naman si tatay sa probinsya at minsan dumadalaw pa din ako sa kanya, samantalang ang nanay ay nakapag-asawang muli. Hindi naman ako tutol sa kagustuhan niya dahil ilang taon na din ang paghihiwalay nila ni tatay at nasisiguro kong wala nang pag-asa pang mabuo ang aming pamilya. Si Alberto naman ay umuwi na sa kanilang probinsya at iniwan na din ang trabaho sa pabrika. Tinuon ko ang aking sarili sa pag-aaral at mabuti na lang ay napahanga ko ang mga guro dahil sa aking talino. Hindi naman sa pagmamayabang, dahil kung wala akong angking talino ay hindi ko matatapos ang kursong gusto ko. Habang nasa eskwela ako ay hindi maiwasan ang pangbubuli ng aking mga kaklase dahil sa katandaan ko. Pero hindi yun hadlang para hindi ko ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Akala ko noon ay tapos na ang paghasik ng laging ng manyakis na matandang aswang,
dahil kinalimutan ko na ito. Ngunit tagulat at kinabahan ako nang muli ay may narinig kaming balita mula sa aming guro na may estudyanteng babae na ginahasa at pinatay. Muling nabuhay ang takot ko na baka si Mang Fernando ito at sana ay mali ako sa aking hinala. Class, mag-iingat kayong lahat ha? Dahil sa kumakalat na balitang may estudyanteng pinatay matapos maghahasa. Ang nakakapagtaka pa doon, wasak ang kanyang katawan at lahat ng lamang loob ay kinain daw. Kinabahan talaga ako sa sinabi ng aming guro. Lalo pa at katulad na katulad ng mga nangyari noong nagtatrabaho pa ako sa pabrika ang nangyayari ngayon. Naisip ko na lang na hindi talaga nabubuhay si Mang Fernando kapag hindi siya nakakapanghipo ng mga babae. Araw ng Biyernes, nang matapos ang aming klase, ay dali-dali akong tumakbo papunta sa court. May nakita kasi akong nagkukumpulan ng mga estudyante noon. Doon ko nakita ang apat na babae na nakapanti at bralang habang tinatakpan ang kanilang katawan. Sa pagkakarinig ko sa mga taong nandoon, ay nagsitakbuhan daw sila matapos nilang makitang may naninilip sa kanila. May gym kami sa eskwelahan namin noon. May CR ng babae at CR ng lalaki kung saan pwede kang magpalit ng uniform. Umiiyak noon ang mga babae habang kinakausap ang kanilang guro. Nagulat ako nang bigla na lang akong tinuro ng estudyante. Kaya agad akong pinatawag ng aming professor para tanungin kung totoo ang sinasabi ng mga babae na ako ang nanilip. Magsabi ka nga ng totoo, Victorio. Ma'am, hindi ko po alam ang sinasabi nila. Pumunta lang ako sa court dahil may nakita akong nagkukumpulan ng mga tao doon. Kaya nais kong malaman kung anong nangyari. Pero base sa sinabi ng mga babae kanina, ay natitiyak nilang matanda na daw ang namboso sa kanila. Walang ibang matanda dito kundi ikaw lang. Pribado ang eskwelahan nito. Dapat nga ay hindi ka na tinatanggap dito dahil sa edad mo. Mawalang galang na po. Pero pinalaki po ako ng magulang ko na may dignidad at hindi ko magagawang mamboso sa mga babae. Kapag napatunayan kong ikaw ang namboboso sa mga estudyante dito, hindi lang pagsibak ang gagawin ko sa'yo, kundi pakukulong kita. Naintindihan ko ang desisyon mo, ma'am. Pero sana naman, kapag napatunayan ko sa'yo na hindi nga ako namboso sa mga babae, ay sana itaas nyo din ang pagkatao ko. Huwag nyong ibababa dahil lang sa maling paratang nyo. Sobrang nasaktan ako noon dahil pinagbibintangan ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Nag-aaral ako ng maayos at gusto kong matapos ito. Pero dahil lang sa paratang nila, ay maaaring matapos ang mundo ko. Pinagpatuloy ko na lang ang aking pag-aaral at hindi na muling inintindi ang sinasabi ng iba. Halos lahat kasi ng mga estudyante ay nandidiri sa tuwing nakikita ako. Kung minsan pa ay natatakot na parabang isa akong manyakis. Hindi ko naman magawang huminto na lang sa pag-aaral. Dahil bukod sa kailangan ko to, ay baka isipin nga nilang totoo ang mga bintang nila sa akin. Kaya pinanindigan ko na lang ang pagpasok sa eskwela at huwag na silang pansinin. Hanggang sa nabalitaan ulit namin na may namatay hindi kalayuan sa aming klase. Marami ang natakot, marami ang umiyak, at marami ang nagtatanong. At pilit pa nila akong pinapaamin na ako ang pumapatay dahil base sa mga nakasaksi ay matanda ito. Pero hindi nila maituturo kung sino. Nasa 20 plus pa lang ako. Pero bakit iniisip nila na sobrang tanda ko na? Iniisip ko na lang na marahil dahil sa pagod ko noon sa pabrika, kaya nagkulubot na ang balat ko at napagkakamalang matanda. Sinubukan kong bumangon
Pero sadyang ang mga kaklase ko ang naghahanap ng gulo at hindi pinapatahimik ang buhay ko. Kung hindi nila ako pagtripan, ay bubuhusan ng tubig at kung hindi pa sila makontento, ay aambahan pa ng suntok. Sinikap kong tumayo at huwag labanan ang mga kaklase ko dahil alam kong mas bata lang sila sa akin. Katulad ng mga estudyante ngayon, ay may mga estudyante din naman na mabait. Kaya doon ko nakilala si Maria. Tinutulungan niya ako sa tuwing binabato ako ng kung ano-ano ng mga kaklase ko. Kung minsan ay binibigyan niya ako ng baon. Naalala ko tuloy si Mariela sa kanya kung paano niya ako inalagaan noong nabubuhay pa siya. Nagkagaanan kami ng loob pero pinigilan ko ang sarili ko dahil masyado pang bata si Maria at natitiyak ko na hindi ako tatanggapin ng mga magulang niya, lalo na sa edad kong yun na hindi na aangkop sa kanyang edad. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, ay muli naming nabalitaan na may pinatay na naman na estudyante malapit lang sa aming paaralan. Dahil sa kagustuhan kong linisin ang aking pangalan, ay kinausap ko si Maria para sa gagawin kong plano. Noong una ay hindi siya pumayag dahil natatakot siya sa pwedeng mangyari. Pero nang kalaunan ay naisip niyang gusto niya din na mawala ang takot at pangamba ng mga estudyante sa akin. Gaya ng napag-usapan namin ay maglalakad mag-isa si Maria sa kadiliman habang ako ay naghihintay lang ng maaaring mangyari. Kinakabahan din ako dahil alam ko sa mga oras na yon ay darating ang manyakis na aswang at nasisiguro kong si Mang Fernando yon. Sa ilang minuto naming paghihintay ay hindi nga ako nagkamali. Tinambangan siya agad ni Mang Fernando kaya agad ko itong dinakma gamit ang balisong ko. Ikaw na naman! Lumayo ako at hindi na nagpakita. Pero bakit dito sinusundan mo ko? Itigil mo na ang kahayupang ginagawa mo, Mang Fernando! Hindi ka ba naawa sa mga batang babaeng nilapastangan mo? Pagkatapos ay papatayin mo at kakainin? Nabuhay ako ng ganito! Nabuhay akong aswang! At mamamatay akong aswang! Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin, Mang Fernando? Maaari kang mabuhay nang hindi kailanman papatay at gagahasa ng walang kalaban-laban na babae. Ako ang hindi mo maintindihan, Victorio. Isa akong aswang at pagpatay ng tao ang layunin ko upang mabuhay. Isa din ba sa layunin mo ang panggagahasa ng mga kababaihan? Dahil tumatayo ang alaga ko sa tuwing nakakita ko ng babae. Isa ba, gusto kong magiganti dahil iniwan ako ng asawa ko. Walang karapatang mabuhay ang mga babae. Pare-pareho lang silang lahat. Ikaw ang nangloko sa inyo ng asawa mo. Pero bakit parang ikaw pa ang naghihigante? Kaya kanya iniwan dahil niloko mo siya. Hindi madaling magpatawad, Mang Fernando. Ikaw ang dahilan ng paghihiwalay nyo. Kaya huwag mong isisi sa ibang babae ang kapabayaan mo sa asawa mo. Huwag mong idamay ang mga babaeng gusto lang mabuhay tulad nyo. Hindi ko niloko ang asawa ko. Yun lang ang sinabi ko kay Alberto. Pero ang totoo, iniwan ako ng asawa ko dahil nalaman niya ang tunay kong pagkatao. Nalaman niyang isa akong aswang, kaya niya ako iniwan. Gusto ko lang sumaya, mabuhay ng normal. Pero hindi, ipinagkait sa akin yun. Kaya imbes na magseryoso ako ng mga babae, mas maiging lahat na lang sila makakatikim ng ganti ko. Kaya ikaw, kung ayaw mong madamay, huwag mo na akong pakialaman. Nang dahil sa'yo, napagkamalan ako isang aswang. Nang dahil sa'yo, lahat ng mga tao, pinandidirihan ako at napagkamalang manyak. Itigil mo na to bago pa tayo magkaubusan ng pasensya. Bilang isang kaibigan, alam ko may puso ka pa ding tao. Kaya ako na nakikiusap sa'yo. Itigil mo na
ang panggagahasa at pagpatay sa mga babae. Umalis si Mang Fernando matapos ang gabing pagtatagpo naming buli. Niyakap ko si Maria dahil alam kong takot na takot siya sa nangyari. Kinabukasan ay malugod akong sinalubong ng mga estudyante at guro na labis kong ipinagtaka. Doon ay nalaman kong sumuko si Mang Fernando sa mga polis. Inamin niya ang mga kasalanan niya noong nagtrabaho pa kami sa pabrika. Inamin din niya na siya ang namboso sa mga estudyante at nanggagahasa at pumapatay sa mga kababaihan. Laking tuwa ko sa nalaman ko dahil sa ginawa ni Mang Fernando. Batid kong napag-isip niya na mali ang kanyang ginawa. Masaya ako para sa kanya. Kahit na nakakulong siya, ay sinubukan niyang magbago. Napakabilis lumipas ng panahon at natapos ko ang kursong abogasya. Hindi ako iniwan ni Maria at masaya na ako sa kung anong meron kami noon. Naging isa akong abogado tulad ng pangarap kong gusto kong tapusin. Lagi ko ding binibisita si Mang Fernando. Tumatanda na ito sa kulungan at sa tansya ko ay mga nasa 83 na ang edad nito. Nakita ko sa mga mata niya ang labis na pagsisisi sa kanyang ginawa. Marahil ay hindi lang naiintindihan ng marami ang pagsubok niya sa buhay. Pero ako ay naiintindihan ko siya. Inalok ko pa siya noon na ilalabas ko siya sa kulungan upang magsimulang muli. Pero tumanggi na siya at sa kanya sinabi sa akin na matanda na siya at nanghihina na. Gusto na din niyang magpahinga sa mga oras na yon. Para sa kanya, sa dami ng kasalanan na ginawa niya, ay kulang pa ang pagkakakulong niya para pagbayaran ito. Natitiyak niyang sa impyerno ang bagsak niya. Sa ginawa naman niya kay Mariel noon, ay napatawad ko na siya. Naisip kong siguro hindi lang talaga kami para sa isa't isa ni Mariel. Kaya kami sinubok ng tadhana. Umuwi ako sa probinsya namin. Saka ko dinala si Maria. Siya nga po pala. Lisensyadong guro na din si Maria tulad ng nanay ko. Hindi na din ako nang gulo pa kay nanay. Dahil alam kong masaya na ito sa bago niyang pamilya. Kaya mas naisipan kong dumiretso kay tatay. Pinakilala ko si Maria at siya ang napili kong pakakasalan. Nagkita din kami ng mga magulang ni Mariela. Pero naisip nila na hindi dapat nilang isisi sa akin ang pagkawala ni Mariela dahil alam nilang ginustong sumama sa akin ni Mariela. Madaming nangyari at madaming pagsubok na dumaan sa akin noon. Nabalitaan ko din na binawian na ng buhay si Mang Fernando matapos niyang isalin ang kanyang kapangyarihan sa iba. Hindi ko na din inalam kung kanino o sino ang tumanggap ng pagiging aswang niya. Pero yun ang katotohanan na mamamatay lang ang isang aswang kapag isinalin nito ang kanyang kapangyarihan sa iba. Nagkatuluyan kami ni Maria at biniyayaan ng tatlong mga anak. Madaming pagsubok ang nangyari sa akin noon at alam ko na ang iba ay hindi makapaniwala sa karanasan kong ito. Dahil sa nakausap ko ang aswang. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na totoo ang aswang. Ilang dekada na din ang nakakaraan simula nung mangyari yun sa aking buhay. Masaya na ako sa estado ng buhay ko ngayon at pareho na kami ng asawa kong si Maria na retirado. May mga apo na din ako at apo pa sa tuhod. Inihintay ko na lang ang paglalakbay ko sa kabilang buhay o kung kailan ako kukunin ng may kapal. Muli, nagpapasalamat ako sa ang manglalakbay at sana isa ako sa mapili nyo upang ibahagi ang kakaibang karanasan ko sa buhay. At kung inyong mamarapatin ay bago man lang ako mawala sa mundo, ay sana mapakinggan ko pa ang istorya ko
sa inyong YouTube channel. Malaking bagay sa akin na magampanan ninyo ang aking istorya na pinamagatang Manyakis na Lolo. Hindi madali para kay Gianna ang magbuntis sa edad na 14. Hindi niya masasabing aksidente ang nangyari dahil aminado naman siya sa kanyang maling desisyon at pagkakamali. November 2021, Santa Maria, Bulacan. Hindi pinalayas si Gianna. Kusa lang siyang umalis sa kanilang tahanan dahil hiyang-hiya na siya sa binigay niyang perwisyo at kahihiyan sa kanyang pamilya. Tumira siya sa puder ng nakabuntis sa kanya na nakatira sa junk shop ng barangay nila. Hindi madali ang buhay doon, lalo na sa kalagayan niyang buntis at sanay sa layaw. Paano ba naman? Araw-araw na lang na sardinas at tuyo ang kanilang inuulam. Kulang na nga lang daw ay tubuan na siya ng hasang at kaliskis. Mas nagpapahirap din sa kanya ang kakaibang samyo ng paligid dahil sa nagkalat na mga bulok na basura. Barong-barong lang kasi ang kanilang tinitirhan, kaya naman talagang tatagos ang amoy doon. Hindi din nagiging mabuting ina si Gianna. Paano ba naman kasi? Sa kabila ng pagbubuntis, ay naninigarilyo pa din ito at umiinom pa din ng alak. At higit sa lahat, ay gumagala pa ng gabi. Buwan ng Nobyembre, halos 9 na ang kanyang tiyan. Hindi yun halata dahil pandak at mataba kasi si Gianna. Noong mga panahong yun, ay madalas pa ang kanyang paggagala kasama ang kanyang mga barkada sa 10 oras ng gabi at kumakain ng mami sa highway na medyo malayo sa pwesto ng junk shop. Ang paligid kasi nila sa tahanan ng nakabuntis sa kanya ay masukal. Malapit ito sa bukid at mapuno din. Kailangan pa nilang lumakad ng may kalayuan, makarating lang sa mamihan. Apat silang naglalakad noong gabing yun. Pasado alas 11 nang magsimula silang maglakad. Paglabas pa lang niya ng junk shop, rinig na niya ang isang sisiw na parang sumusunod sa kanya. Tunog lang yun ng sisiw, wala nang ibang. Pati mga barkada niya napansin yun, pero hindi naman nila binigyan ng malalim na kahulugan. Hindi nga nila naiwasang magbiruan na baka aswang ang sumusunod sa kanila. Pero malabo naman daw yung mangyari dahil nga hindi na uso ang mga aswang. Narating nila ang mamihan at nakakain naman sila at nakapagkwentuhan ng maayos. Oras na ng uwian at bago pa nila marating ang daan patungo sa junk shop, humiwalay na ang ibang mga kasama at naging dalawa na lang silang magkasama. Iba-iba kasi sila ng daanan pauwi. Hanggang sa mag-isa na nga lang si Gianna na naglalakad pa ng maangas habang humihipak ng yosi. Muli niyang narinig ang sisiw. Nung puntong yun, kinabahan siya. Binalaan na din kasi siya noon ng magulang nang nakabuntis sa kanya tungkol sa mga aswang, kaya't binilisan niyang maglakad. Hanggang sa narating na nga niya ang masukal na damuhan. Medyo nakampante siya noon kasi malapit-lapit na siya, pero muling bumalik ang kaba niya nang parang mayroong sumasabay sa kanyang maglakad. Bawat hakbang niya kasi, mayroong kumakaluskus sa damuhan. Doon na siya napatakbo ng mabilis hanggang sa marating na niya ang junk shop. Pagpasok niya, nais niya sanang magsumbong, pero naabutan niya lang na nagiinuman sa labas ang nakabuntis sa kanya at ang mga barkada nito, na parang hindi masaya na makita siya. Pumasok na lang siya sa kanilang barong-barong at nagpahinga.
Bandang madaling araw, lasing na ang kanyang kasintahan na tumabi sa kanya. Sobrang lasing noon at naghihilik pa ng napakalakas. Hindi makatulog si Gianna dahil nakakaramdam siya ng paghilab ng tiyan. Nakakaramdam siya ng may naglalakad sa kanilang bubungan. Akala pa nga niya umuulan dahil maliliit lamang ang yabag noon. Pero muli niyang narinig ang huni ng sisiw. Napatulala siya sa maliit na butas sa kanilang bubungan. Hindi niya alam pero parang may nais siyang abangan doon. Maya-maya, napansin niya ang isang sinulid na bumababa mula dito. Kinabahan siya at bumangon para lumipat sa upuan. Alam niyang aswang yun dahil nakapanood na siya ng ganoong eksena sa telebisyon. Batid niyang dila yun ng aswang na nais lumapat sa kanyang tiyan at kainin ang kanyang anak. Naibsan naman ang kanyang takot nang muli itong umangat. Kinabukasan ng umaga, mag-isa lang siya sa junk shop. Sumama kasi sa truck ng basura ang kamag-anak ni June, maging ito ay sumama. Naglakad-lakad na lang siya sa buong paligid nang mapansin niya ang isang bata na nakatitig sa kanya di kalayuan. Hindi yun mukhang pulubi dahil maayos naman, kaya nginitian niya ito. Nagulat naman siya nang tumakbo yun papasok ng kakahuyan. Doon siya napaisip na walang bahay doon. Alam niyang nagsisimula na siyang nakakaramdam ng mga aswang sa kadahilan ng lumalaki na ang kanyang dinadalang sanggol. Kinahaponan siya muling nagising sa pagkakaidlip. Bumangon siya at maggagabi na. Akmang lalabas sana siya, pero pagbukas pa lamang niya ng pinto, bumungad na sa kanya ang isang napakalaking tatlong uwak na mabilisan din namang lumipad. Wala pa din siyang kasama, kaya't nagkandado muna siya ng pinto. Wala siyang ibang naririnig kundi huni ng tiktik na nanggigigil at nais talagang kuhain ang kanyang sanggol. Humilab na din at nanigas ang tiyan dahil sa presensya ng aswang. Nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Ano ba naman yan, Gianna? Napaka-arte mo naman! May pakandado ka pang nalalaman! Akala mo ikaw ang bayani ng bahay, ah! Pasensya ka na, June. Kasi natatakot ako, eh. Inaaswang yung anak mo. Hindi ka naman pwedeng pabayaan. Natatakot ako. Anak? Hindi naman ako siguradong nakabuntis sa iyo, eh. Pakiko sa aswang kung kainin niya yan. Hindi na lang sumagot si Gianna dahil nasasaktan siya sa mga sinasabi nito sa kanya at sa kanyang anak. Pinili na lang niyang manahimik dahil wala naman siyang matitirahan at maaasahan kung sakali. Kinagabihan, sigurado na siyang naririnig ni June ang tik-tik dahil gising ito nang muling humuni ang nilalang sa paligid at sa kanilang bubungan. Wala man lang itong ginawa sa kanya kahit kamustahin o di naman kaya ay bumangon para magbantay. Hanggang sa bigla na lang naiyak si Gianna sa sobrang sakit ng kanyang tiyan na parabang binubungkal yun ng napakahabang kuko at ibinabaon sa bawat laman loob niya. Nairaos niya pa din ang gabi na yun. Takot na siya at gustong gusto na niyang umuwi sa kanyang mga magulang, pero hindi din siya tatanggapin, kaya't magtitiis na lamang siya. Kinaumagahan, habang nagwawalis sa labas ng junk shop, mayroong matanda na may kasamang bata ang papunta sa kanyang direksyon dahil nakikita niya yun sa gilid ng kanyang mata.
Noong lumampas ang mga ito sa kanya, nahawi pa ng bata ang kanyang tiyan nang sa tingin niya ay hindi naman sadya. Kaya hindi na lang pinansin at tinapos ang kanyang ginagawa. Pagkatapos noon, buong araw na siyang nakahiga dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Wala pa din siyang kinakain dahil hindi pa umuuwi si June. Nagising siyang muli nang maramdaman niyang pumutok ang kanyang panubigan. Natakot siya at kinabahan kasi 7 buwan pa lamang ang bata at sobrang delikado kung ilalabas niya ito at baka hindi pa ito buo. Pero hindi na niya napigilan ang pangyayari. Nadala naman siya sa pinakamalapit na paanakan sa kanilang barangay. Pero isang kagulat-gulat na itsura ng sanggol ang kanyang nakita. Kita ang utak noon dahil sobrang nipis ng mga balat nito sa bumbunan at kalahati lang ang bungo nito. Kulang ang mga daliri noon na parabang kinagat dahil mahalata namang normal itong tumubo at may mga marka pa ng ngipin. Isa na lang din ang tenga nito at sa kabutihang palad ay humihinga pa. Hinawakan niya ng sobrang ingat ang kanyang anak at hingi ng tawad dito. Inisip niyang baka dahil sa kanyang bisyo o di naman kaya dahil sa paggambala sa kanya ng tiktik. Dahil sa kahirapan, wala silang pera para mapanatili ang sanggol sa ospital na matagal. Dahil alam naman nila sa kanilang sarili na hindi rin magtatagal ang buhay ng bata sa ganoong kalagayan. Nanghingi sila ng tulong kung kani-kanino. Nag-ipon sila ng pera hanggang sa dumating na ang araw ng operasyon. 2 linggo yun ng sanggol at noong bubuhatin na sana at isasakay sa ambulansya. Pero isa na pala itong malamig na bangkay. Bakas sa mukha ng sanggol na lumaban pero napaka-imposible sa sitwasyon nito na mabuhay pa. Imbes na pang-opera ng bata, napunta sa pamburol nito ang lahat. Iyak lang ng iyak si Jana at halos mawala na sa kanyang sarili. Nakikita niya ding balisa sa paligid si June at sigurado siyang may pagsisisi din ito dahil hindi niya pinrotektahan ang kanyang sariling anak. Habang nagbabantay sa kabaong ng kanyang anak, biglang nakaramdam ng pag-ihi si Jana. Pumunta siya sa banyo noon at nakita niya pa sa gilid nito si June kasama ang mga barkada niya na hindi siya napansin. Pagpasok niya sa banyo, rinig niya ang usapan ng mga ito na talaga namang nagpasabog sa kanyang pagkatao. Mga tol, alam ko naman kasi talagang inaaswang si Jana. Kamag-anak ko yung aswang eh. Inutusan ko yun. Kasi akala ko hindi ako ang tatay. Paglabas ng bata kamukha ko eh. Tapos lalaki pa. Nakakapanghinayang lang. Kasi naman eh. Naaawa din kasi ako kay Tiang at sa pamangkin ko. Matagal nang hindi nakakain ng tao. Walang sabi-sabi siyang lumabas sa banyo at pinagsasampal si June habang umiiyak. Akma pa siyang sasapakin nito nang may pumigil ditong pamilyar na mga boses. Ang mga magulang ni Jana, may kasama itong mga pulis. Dahil matapos mapag-alaman na nasa tamang edad na si June at binuntis ang kanilang anak na minor de edad, naawa din ang mga magulang ni Jana dahil nabalitaan nila ang nangyari sa kanilang anak na nakatira sa isang barong-barong malapit sa basurahan. Inilipat din nila ang burol ng kanyang anak at pinalitan ang lapida ng sanggol. Hindi pumayag ang mga magulang ni Jana na ilagay ang apelyido ng binatang nakabuntis
sa kanilang anak dahil sa kawalang yaang ginawa nito sa kanilang anak. Sa kasalukuyan, nasa maayos ng lagay si Gianna. Maraming taong nagsasabi na sa bisyo namatay ang kanyang anak. Pero alam niya sa kanyang sarili ang totoo na mahirap paniwalaan ng mga tao. Dahil batid niyang nagsimula ang kanyang kalbaryo nang minsan niyang naramdaman ang pagsunod ng... Ayan, isang magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat, mga giliw kong tagapakinig. Alright, kumusta na? July 16 na ngayon, ano? Ang bilis talaga ng araw, sobra. Okay, kumusta naman po kayong lahat? Alright, ngayon naman, busy pa rin. Maraming pa tayong gagawin, no? Ngayon, araw na to. Ako lang yun, ha? Alam ko iba dyan, nagre-relax lang. At alam mo, nakikinig lang sa atin at nakikinig din sa ibang horror channels. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Ayan. Baligtarin rin naman natin ngayon. Unahin natin ang ating comment section para sa shoutout. Ayan. Okay. Shoutout po sa mga sumusunod. Condesa. Lourdes de Jesus. Regan Machico, Dance Densho, Mark John DiPerio from Brunei, Ang Pagkawasak, Mary Asilar, Yolanda Guentivano, Nestor Bauyon, Ivy Bufilo Gonzalez, Rexy Ann, Michelle Cedron, Belen Pacheco, Kat Burglar, Margie Malakad, Lizley, Ira May Cabanyas, Maribel Frigiliana, Baby Jen, Gina Tingam, Russell Cruz, Coraline Alivio, Geraldine Ejau, Jojo Garcia, Mirna Boho, Denise Oliveros, Windy Grace Tinambakan, MG. Shoutout po kay Gracie from Kuala Lumpur, Malaysia. Hi to all, Guneda family, Paka Unses family, and Papna family. Charles Jordan, San Jose. Margie Malakad. Billy Swift. Trevor Tang. Shane De Guzman. Eileen Sabido Tan. Mary Asilar. Rosette Ersando. Biringan Sur, Jamar Belarmino from Hong Kong, Gina, Allison. Yan, maraming salamat po sa inyong comment sa ating comment section. Alright, syempre pa, hindi ko po nakakalimutan ang ating mga mababait at ever generous na Apo Maharlika members. Okay, shoutout po kay... OFWSG, Brasso Vlogs, Milagrosa Luke, Suplada, Elaine Almera. Yan, maraming salamat po mga Apo members. Mabuhay po kayo. Ayan, syempre sa ating mga tagapakinig na tahimik lang sa tabi-tabi, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa ating Munting Channel. Alright, so enjoy your weekend. Ingat po tayo palagi. Lagi pong masaya lang, magaan lang ang buhay. Alright, stay positive. Okidoki, maraming salamat. Enjoy po natin ang rest day. Maraming salamat po. Ingat. Bye-bye.